Kenkoy Anime TV. At magpapatuloy na nga po tayo dito. Sa umpisa pa nga ay makikita nga natin na malakas nga ang hangin. Dahil nga ito sa nangyayaring labanan sa taas. Papansin nga natin ang mga bitak na bato sa paligid nila. Dahil nga ito sa nangyayaring labanan. Dito nga ay hinaharap nila ang hari ng Dark Continent, walang iba kundi si Don Freaks. Bakas pa nga rin ang ginawang suntok ni Gon sa likuran ni Don Freaks. Ngunit hindi pa nga rin ito tumalab kay Don Freaks. Kaya ngayon ay hindi pa rin nila alam kung ano ang dapat nilang gawin. Pinapanood nga muna nila si Gon makipaglaban dito sa hari ng Dark Continent. Pero halos ginawa na ni Gon ang lahat na makakaya niya. Nagtatanga nga talaga itong si Zeno kung papaano nga ba talaga ito tatalunin si Don Freaks. Ganun nga din naman si Silva at parehas silang iniisip ni Zeno. Banggit pa nga ni Silva at hanggang ngayon ay hindi pa rin nila makitaan ng kahinaan itong kalaban nila. Banda nga dito kay Killua ay gulat na gulat pa rin ito. Dagdag pa nga niya dito ay gumamit na nga sila ni Gon ng pagsasakripisyo ngunit baliwala pa rin ito kay Don Freaks. Si Kite naman ay gulat na gulat pa nga rin sa nangyayari. Sabi niya pa kay Killua ay ano bang klase talaga itong ninuno ni Gon. Si Hisoka naman ay makikita natin na dati ay natutuwa kung may nakikita itong mas malakas. Ngunit ngayon ay talagang natatahimik na lang ito. Balik nga tayo dito kay Gon na makikita natin na hinihingal at nangihina na nga ito. Dala na rin ng pagod at sa sobra-sobrang paggamit ng aura. Dahil nga ibinuhos niya ang lahat para lang subukan talunin si Don Freaks. Kay Don Freaks naman ay parang wala man lang pagbabago. Hindi man lang ito makikitaan ng pagod o pinsala. Si Sig Soldic naman ay hindi natin nakikita pang lumaban ito. O baka naman may binabalak siya o naghihintay lang ng pagkakataon. Balik nga tayo dito kay Don Freaks. Na nagsalita nga ito na ang sabi ay humanda nga silang lahat. At eto na nga, nag-uumpisa na nga siyang kumilos para lumaban ng seryoso. Makikita nga natin ang kunting bahagi ng aura na pinakawala niya at sobrang bilis nga nito papunta kay Gon. Napapaisip nga dito si Gon na talagang pagod na siya at wala na nga siyang halos aura na pwedeng magamit pa. Eto na nga, sa harapan ni Gon si Don Freaks. Gulat nga dito si Gon at bigla na lang sinuntok niya si Gon at talagang napatras nga ito. Dahil sa lakas na atake ni Don Freaks. Sa isip ni Gon ay hindi na kaya ng katawan niya na sumabay sa pakikipaglaban kay Don Freaks. At bigla na nga na naman itong sumulpot sa harapan niya. At ayan na nga, sinuntok nga ito sa sigmura. At talagang makikita natin na napuruan talaga itong si Gon. Eto namang si Hisoka ay talagang wala na magawa dahil alam niya na wala rin naman talaga siyang maitutulong pa. Mukha nga talagang seryoso na talaga itong si Don Freaks ngayon. Siguro ay dahil gusto niya nang tapusin silang lahat. At hindi pa nga ito tapos at may padagdag pa nga itong si Don Freaks. Talagang pinahabol niya pa ng isang tadyak pabaon itong si Gon. Talagang sobrang lakas niya itong si Don Freaks at talagang wala na makakapigil sa kanya. Ipinapakita niya na ibang lakas at antas ng kapangyarihan niya kaysa sa kanila. Si Kite naman ay talagang nag-aalala. Dahil sa nangyayari kay Gon, napatitig na lang talaga siya dahil alam niyang hindi talaga nila kaya si Don Freaks. Dahil napakalayo nga talaga ng antas nila sa taong ito. Makikita natin dito na nakaapak ang paan ni Don Freaks sa likuran ni Gon na tanda na inatake niya ito. Hinang-hina na nga talaga itong si Gon. At lumiwanag nga ang paligid dahil sa pagbabalikan niyo ni Gon sa pagiging bata. Dahil sa wala nang natirang aura para gamitin pa ang pagsasakripisyo at tuluyan na nga itong nawalan ng malay etong si Gon. At bakas nga sa kanyang muka at tindi ng pagkapagod at pagkaubos ng lakas. Ano na kaya ang kanilang gagawin at anong paraan para matalo itong si Don Freaks? Bagamat may mga nakikita pa rin tayong hindi pa lumalaban tulad nila Jing, Zeno, Silva at Sig. Banggit pa nga ni Sig dito ay talagang kahit anong gawin nila ay hindi nila kayang talunin itong si Don Freaks. Sa isip naman ni Silva, sa lahat ng nakakalaban niya ay si Don Freaks nga itong pinaka nakakatakot. At talagang hindi biro kung makalaban ito. Makikita nga ulit natin dito si Killua na talagang galit na ito. Dahil nga sa nangyari kay Gon, talagang handa na niyang atakihin si Don Freaks.
Dahil nga sa galit ito ay talagang wala na siyang pakialam kung ano ang mangyayari. Tanging nasa isip niya na lang ngayon ay ipaggiganti si Gon. Alam ni Kite kung ano ang tanging nasa isip ni Killua ngayon. Dahil mismo siya ay yun ang gusto niyang gawin. Ito na nga ang pagpapatuloy ng atake ni Killua. At talagang napakabilis nito. Bigla nga itong tumalon na napakataas. Si Don Fricks naman ay talagang napatingin na lang sa kung anong gagawin ni Killua. Ano nga ba ang binabalak nitong ni Killua? Napakataas nga ng itinalo nito. Si Don Fricks naman ay nakatayo lang at parang wala man lang itong inaalala sa gagawin ni Killua. Kinawa naman ni Kite ay kinuha niya itong sigon malapit kay Don Fricks. Eto na nga at itinaas ni Killua ang kanyang kamay na direksyon sa mga ulap. Makikita nga natin ang maitim na ulap na ito ay punong-puno ng kidlat at kinuha nga ito ni Killua. Sinabayan niya ang pagbagsak ng kidlat at ginamitan ng matinding aura para gawing atake na ibabato kay Don Fricks. At talagang napakalaki nito at papunta sa direksyon kung nasaan si Don Fricks. Si Zeno ay napatulala na lang at napahanga sa ginagawa ni Killua. Talagang hindi niya akalain na naisip pala ito ni Killua. Ngunit si Don Fricks nga ay nakatitig lang at walang ginagawa sa parang hinihintay niya lang ang atake ni Killua na bumagsak sa kanya. At ayun na nga! At isang napakalakas na pagsabog ang nangyari dahil sa napakalakas na atake ni Killua. Kitang-kita nga ang napakalakas na pagsabog sa ibang bahagi ng lugar. Talagang napakalupit at napakalakas ang ginawa ni Killua na yun. Si Hisoka ay talagang napahanga din sa ginawang paraan ni Killua. Dagdag niya pa ay napakabilis daw talaga ng pag-unlad ni Lagon at Killua sa paggamit ng Nen. At talagang hinigitan pa nila ito. Makikita natin sa bato ang bakas ng kuryente na ginamit ni Killua para sa atake na iyon. Si Kite naman ay hawak-hawak niya nga itong sigon. Ngunit nag-aalala din siya kay Killua kung ano na ba ang nangyari. At napamanghanga rin siya sa ginawa ni Killua. At talagang napakalakas na iniwan itong pinsala sa lugar. Dahil sa napakalakas na kilat na pinang-atake ni Killua kay Don Fricks ay lumiga ito ng napakalaking hukay. Makikita na ulit natin dito si Killua na pagod at hinihingal dahil na rin sa napakalakas na aura na kanyang ginamit. Ngunit eto nga, hindi pa nga rin tumalab kay Don Fricks ang pag-ataking iyon. Talagang napaktibay at napakalakas nitong si Don Fricks, ang haring ng Dark Continent. Nakikita nga natin na wala pa nga rin itong pinsala kahit na konti. Anong klaseng nilalang nga ba talaga itong hari ng Dark Continent? May sinabi itong si Jing na sa ganong atake at kahit pa napakalakas nga nito ay hindi pa rin ito uubra kay Don Fricks. At nagulat nga itong si Jing sa sinabi ni Jing. Sa isip-isip niya ay kung siya ang inatake ni Killua ay talagang mahihirapan din siya natanggapin ito. Balik ulit tayo kay Killua na ang sa isip niya ay inaasahan niya na hindi talaga tatablan itong si Don Fricks. At bigla na nga rin kumilos si Don Fricks. Bigla naman napasigaw si Silva na ang sinasabi ay mag-ingat nga itong si Killua. At nasa likod niya na nga itong si Don Fricks at bigla nang sinuntok si Killua. Bagsak nga agad itong si Killua sa isang suntok lamang. Talagang napakabilis ni Don ni hindi man lang namalayan ni Killua kung nasaan siya. Ni hindi pa nga ito naglalabas ng talagang lakas niya. Makikita din natin si Zeno na galit na rin. Dahil ngayon, ang apo niyang si Killua na naman ang inaatake ni Don. At eto pa nga, hindi pa nga ito tapos si Don para kay Killua. Habang nakahiga si Killua dahil sa pagod, ay mukhang may gagawin pang pag-atake si Don Fricks para sa kanya. Ayan na nga, at balak niyang sipahin si Killua na katulad ng ginawa niya kay Gon. Si Killua naman ay hindi na makagalaw dahil sa tindi ng pagod. Sinusubukan pa nga ni Silva na pigilan si Don Fricks sa kanyang gagawin. At ano na kaya ang gagawin nila Zeno, Silva, Kite, Zig, at Jing at pati na rin si Hisoka para matalo itong si Don Fricks. At lipat naman tayo sa ibang bahagi ng lugar ng Dark Continent. At makikita nga natin dito si Lumi na nagsasalita at nagtatanong. Nandito nga rin ang leader ng Spider na si Crollo. Tanong pa ni Crollo na kung anong klaseng plano ang kanilang gagawin. At kasama nga din pala nila dito sa grupo na to si Pariston. At sinabi niya pa nga dito kay Crollo na wala dapat itong alalahanin tungkol sa plano.
dahil alam niya na matinik at matalino nga na gumawa ng plano itong kanilang leader nila sa pagpunta at pagpasok sa Dark Continent. Sabay salita na nga ng kanilang leader, sabi pa nito na ang kanilang plano ay magiging madali lamang. Ang poproblemahin lang nila ay kung paano maiiwasang kalabanin si Don Fricks, dahil kahit mismo siya ay alam niya kung gaano ito kalupit at gaano ito kalakas. Kahit napapaisip na lang sila Crollo, Illumi at Pariston kung bakit nga ba ganun na lang umiwas ang kanilang leader kay Don Fricks. Ang leader na ito walang iba kundi si Beyond Netero, ang anak ng dating chairman na si Chairman Netero. Abangan natin ang susunod.